tips para bumata. May mga tao edad 30 pero mukhang 20, di ba? May iba 60 pero mukhang 45 lang, di ba? Hulaan mo na lang yung edad nila. May tao mukhang 40 years old, di ba? Pero yan, mukhang mas bata siya. Anyway, may tinatawag tayong chronological age, di ba? At biological age. Ano ba ibig sabihin yan? Pag chronological age, yan talaga ang tunay mong edad. For example, nakikinig kayo, 30 years old kayo. Dapat ang mukha mo, 30 years old din. Pero may tao, pabaliktad, 30 years old sila dahil sa paninigarilyo nila at yung mga bad habits na tuturo ko sa inyo, nagmumukha silang mas matanda. Yun ang ayaw natin. Diba? Tatanungin, diba, minsan sinasabi natin, oh, hulaan mo ilang edad ako. So, pag sinabi nila, 30 ka lang, sinabi nila, 40 ka, ayan, oh, mas mukhang matanda. Titingnan natin yung mga bad habits. Gusto natin pabaliktad, di ba? Gusto mo 40 ka pero mukhang 25. Merong mga lifestyle. Simple lang naman to eh, pero minsan nakakalimutan natin. Ito yung mga lifestyle change at mga tips bakit tumatanda na mabilis ang ibang tao. Okay, nakita nyo na to yung mga picture. Mukhang may silya, may fast food, may sigarilyo dito. Yan, no? Marami daw sa Americans 8 years older. Yan, no? 25% sa kanila 8 years older doon sa edad nila base sa bisyo. Number 1, sigarilyo talaga ang pampatanda. Okay? Kukulubot lahat, magbabara yung mga ugat, pag nagbara yung ugat, mamumutla, baka magka-cancer pa early, alam nyo naman, di ba? Uubuhin na maaga. Pati alak, limit na rin. Problema kasi sa alak, pag nasanay ka pa konti-konti, nagka-problema ka, mapapadali eh. Baka mas madali maglasing eh, pag nasanay ka na sa pakonti-konti. So, kahit moderate drinker ka, pag nagka-problema ka, magiging heavy drinker. Pero kung hindi ka naman umiinom talaga, kahit may problema ka, hindi ka magiging heavy drinker, hindi ka sanay. So, yan pa rin talaga, stop smoking. Tsaka alak nakakataba din kasi. Number 2, na bawal yung mga sugary and processed foods. Siyempre, mas matamis, eh wala namang ganong benefit sa katawan kung puro sugar, di ba? Diba sinasabi nga natin, nung lumang panahon, wala pa namang ganyan eh. Di ba, lumang panahon, prutas ang kinakain, gulay ang kinakain. Wala pa namang ganyang pure sugar to, pure carbohydrates, may laman pa, baka may strawberry jam na puro sugar din. Posture, nakakatanda, 'di ba? Lagi nakaupo, 'di ba? Pag lagi nakaupo, sumasakit ng likod natin. Nakakalimutan natin, like ako, masakit ng likod ko. Lagi ko nakakalimutan, nakakuba. Marami kang ginagawa, busy ka, 'di ba? So dapat 8 hours tayo nakaganyan. So dapat medyo unat-unat. Fi-fix natin yung posture natin. Dapat nga may alarm clock tayo after 30 minutes nakaupo, lakad muna. Isang balik, isang ikot. Diba? Para at least dumaloy ang dugo. Exercise daily, wag uupo ng sobrang tagal. Okay, yan ang mga bawal. Wag magpaka-stress. Diba? Stress sa problema, stress sa pera, stress sa asawa, stress sa anak, stress sa mundo. Minsan, kung may magagawa tayo, gumawa tayo, baguhin natin. Pero kung wala tayong magagawa, we just have to accept. Tulong na lang tayo doon sa kaya natin itulong. Di ba? Kung saan tayo nilagay ng Diyos, doon tayo magpapa, doon natin gagalingan. Kailangan kompleto ang tulog. Ito talaga pampabata. Nakita niyo naman, di ba? Pag puyat ka ng isang linggo, di ba? Tumatanda ka. Pag tingin mo sa salamin mo, nako, tumanda na, kulubot na dito, kulubot na dito, di ba? Pero pag nakatulog ka at masaya ka at wala kang stress, mas mukhang bata. Hindi lang yan, pati katawan mo bumabata din. Ito, actually summary ito eh. Pwede natin focus doon, Lisa. Oh. Ito yung mga sinabi ko. Ito yung nagpapatanda agad. Ito, biological age. Oh. Ito yung tunay na edad mo, ng katawan mo. Ito yung edad mo sa kalendaryo. So, yung iba, mas tumatanda agad. Itong red, ang masama, ayan, no?
sedentary behavior, kulang sa tulog, smoking, fast food, junk food, stress. Ito naman yung mga pampabata, exercise, everyday activities, tulog, pagkain, relaxation. Di ba? Nakita na natin yan. Pero marami pa tayong ibang tips na makakatulong para mapabagal ang pagtanda. Breakfast. Kailangan may breakfast. Kasi syempre, buong araw, hindi ka, buong gabi, hindi ka na kumain, di ba? So, dapat healthy breakfast lang. Pwede naman itlog eh. Mga one egg in a day. Basta hindi ganun kataas ang cholesterol, walang sakit sa puso, pwede naman. Breakfast para may energy. Mas makukulay, mas whole foods. Yan, di yan mga processed foods, mas maganda. Diba, prutas, gulay, hugasan nyo lang maigi, mas maganda po yan. Mas maganda kulay, marami tayong videos niyan, diba? Mas colorful, mas red, mas orange ang kulay, maraming mga antioxidant, diba? Ano ba mga red? Apple, kamatis, kalabasa, carrots, di ba? Bell pepper, mas makukulay, mas magaganda. Mas vegetarian, mas healthy, di ba? Lagi tinatanong ako, Dok, may high blood ako, may diabetes ako, mataas cholesterol ko, may arthritis ako, marami ako nararamdaman, ano gagawin ko? May kidney problem ako, mataas creatinine ko, more gulay ang sagot pa rin. May prostate problem ako, more gulay pa rin ang sagot. Prostate, ayaw mo beef eh. Ayaw mo karne. Diba? Sa kidney problem, ayaw mo rin sobra protein. Diba? Mataas ang creatinine, hindi rin pwede maraming protein. So, mas maganda vegetable protein. Yung mga tokwa, tofu, at yung mga gulay, may protein din yan. Anti-aging diet. Tinuro ko na to, di ba? Yung mga garlic, yung mga spices natin, luyang dilaw, turmeric, ayan, sibuyas, di ba? Siyempre, niluluto din. Pero itong mga spices, very healthy. Garlic, di ba? Pampababa ng blood pressure konti, cholesterol mapapababa, may antibacterial properties pa ang garlic. Stretching. Actually, stretching nakakabata. Ako, hindi pa nga ako nag-i-stretch. Stretching unat-unat. Yung actually, dancing maganda rin. Hindi lang marunong sumayaw. Dancing, stretching every day. Actually, sa Japan, yan daw ginagawa. Pag-gising sa umaga, talagang galaw-galaw sila ng mga 10 to 15 minutes. Lumuluwag ang litid. Kasi pag tumatanda, sumisikip eh. Tumatanda, sumisikip tayo na kumukuba. Kaya dapat umunat kasi nga sumisikip na. Baga sa pintuan, pag tumatanda, sumisikip yung pintuan, dapat ini-stretch lagi. Lakad-lakad more. Pwede rin akyat hagdanan, basta wala ka sakit sa puso. Magra-rubber shoes, very important, pampabata yan. Pag di ka naka-rubber shoes, masisira ang tuhod, masisira balakang, masisira likod. Kasi matigas eh. Pag may rubber shoes, yung rubber shoes mapupudpud mo, mas maganda yan. Mas maganda rubber shoes mapudpud kaysa yung tuhod mo mapudpud at likod mo. Mas bata pa, mas mag-rubber shoes. Pag senior, kailangan mag-rubber shoes para hindi matumba. Balance. Nakachinelas ka na ako, baka matumba ka. Mga diabetic, kailangan naka-rubber shoes. Pag nagpaa, eh, kung nasugat, baka hindi maghilom. Di ba? Diabetic, matagal maghilom ang paa. Exercise, kahit lightweights lang, oh, hindi mo kailangan sobra bigat, 3 pounds, 4 pounds, every day may tulong yan. Tubig, pampabuhay talaga yan, 8 to 12 glasses of water, ang daming sakit matutulungan. Diba? Para lang gumana yung utak, may headache, tubig ang gamot. Para gumana ang liver, mag-metabolize ang liver natin, tubig din pag dehydrated. Para gumanda pag dumi, para gumanda yung balat, pag dehydrated, dilubog ang mukha natin. Para hindi mag-kidney failure, tubig pa rin. Kulang sa tubig, dehydrate, sira kidneys. Diba? Marami pang benefit, mag-UTI, iba pa. Kahit uric acid, gout, tubig pa rin ang solusyon para lumabas yung uric acid. Eh. Kidney stones at iba pa. Tubig, may tulong yan, malaki. Pero syempre, papacheck kayo sa doktor nyo. Pag-floss, very important. Okay? Ayan o, dental floss. Hindi pwede hindi, at least once a day. Alam ko, sabihin nyo, mahal. Pero kulang kasi ang toothbrush and toothpaste.
tongue cleaner kailangan din. Kasi may pag-aaral, pag namamaga ang gums, kasi pag maraming tinga, maraming dumi, magdudugo yan eh. Pag nagdugo yan, yung bakterya sa bibig pupunta sa dugo. Pag pumunta yung bakterya sa bibig, sa dugo, baka kumalat sa puso. Pag kumalat sa puso, masisira. Baka kumalat sa dugo. So, may pag-aaral, yung laging maraming sira ang ipin, mas napapaikli ang buhay ng 3 years. Nababawasan ng 3 taon sa buhay. So, dapat magpapadentista para maayos kung mayroong mga dumi. Tapos, magde-dental floss daily din. Bukod sa toothbrush. Siyempre, relaxation. Napakaganda. Kung nasa probinsya, pwede to, fresh air. Eh, kung wala tayong fresh air, di doon tayo sa loob ng mall. Mas maganda. Kasi kung talaga mausok, polluted, traffic, hindi ka pwede sa labas. Mas masisira baga natin sa labas, di ba? Pwede lang tong fresh air kung siguro Linggo o nasa probinsya tayo. Relax, pamper yourself physically, mentally. Diba? Tinuturo ko sa inyo, physical. Pero yung mental stress, nakakatanda. Malaking bagay. Laging galit, laging mainit ulo, laging depressed. Ano? Feel young. Kung senior, feel young, be happy, be spontaneous. Mas mainit ang ulo, mas hindi maganda. Diba? Kailangan masaya sa pamilya. Walang kaaway. Kung lagi ka may kaaway na basher, 'di ba? Away kayo ng away, hindi nakakunot ka na. 'Di ba? Bakit pa tayo makikipag-away? Di lugi lang tayo. Lagi tayong may kaaway, yung ginawa niyang masama sa atin, inuulit-ulit natin. Di lalo lang tayo masasaktan. So, be happy with your family, with your friends. Kung merong umaway sa iyo, patawarin mo na, total. Tatapos na naman, nanira lang siya sa iyo. Oh. Masaya na siya, nakasira na siya. Huwag mo na gantihan. Pag ginantihan mo, mag-e-escalate eh, di ba? Nagbato siya, binato mo ulit, magbabato siya. Palaki ng palaki yung bato nyo. Mamaya, magsusuntukan na kayo, di ba? Umabot pa sa sakitan. Choose positive and happy friends. Yan. Mas maganda yung mga mababait, ang mga kasama mo. Actually, may pag-aaral yan eh. Kung same group daw, mas maganda. Let's say, pareho kayong religious group, pareho kayong community group, pareho kayong barangay, pareho kayong ano ba, walking group or exercise group. Kung sama-sama kayo, pare-pareho yung isip, mas maganda daw. Mas maganda. Siyempre, maganda makinig rin sa ibang parts, sa mga katunggali. Pero yung peace of mind and peace of heart, doon ka lang sa grupo mo, pwede na daw eh. Mas relax ka, mas kalmado ka. Huwag ka lang makipag-away sa ibang grupo. Hayaan mo na, di ba? Grupo nyo, happy na kayo. Huwag na tayo tumira ng ibang grupo. Find your purpose. Ito pinakamahalaga. Pag alam mo yung purpose mo sa mundo, bakit ka nabubuhay sa mundo, ano bang simple goal? Ang isang simple goal na maganda, syempre, lahat naman may hangganan ng buhay, pero at least nabuhay tayo, nakakontribute tayo ng konting maganda sa mundo. At least nakabigay tayo ng konting tulong, nakabigay tayo ng positive, hindi tayo ng gulo, nanira, nakasira sa buhay ng ibang tao. Mas marami tayo nagawang positive. So, kasi kung may purpose ka, masahaba yung buhay eh. Diba? Let's say ang purpose mo, makita mo yung apo mo mag-asawa. O, pwede yun. Diba? Hinahabol mo yon o matapos mo tong project para sa community nyo, pwede rin yon. Matapos mo yung libro mo, yung work of art mo, kung anong project mo, pwede po. Yan. Enjoy laughter, pwede manood ng basta relax lang, bawas stress, pampabata rin yan. Volunteer work, malaking bagay. Pag alam mo nakakatulong ka, mas happy ka. Mas happy ka. Imbis na yung pera mo, ginagamit mo na sa sarili mo para mag-travel, kumain, bumili ng kotse at relos. Hindi naman nakakahaba ng buhay yun eh, pagbili ng bahay at kotse. Kala nyo lang, pampahaba ng buhay, pero tingnan nyo yung super yaman. Hindi rin sila happy. Yung mga nagbo-volunteer, sila ang mas masaya.
peace in the family. Kasi pagkaaway mo tatay mo, nanay mo, kaaway mo kapatid mo, kaaway mo anak mo, walang katahimikan eh. Diba? Walang peace. Better pa peace sa kaibigan at peace sa pagtulog. Siyempre, pagdarasal, depende na po sa paniniwala ninyo. Hindi ko na i-impose kung ano man ang paniniwala. Siyempre, may iba-ibang religion po tayo. Okay, find a good doctor. Siyempre, importante. Pag tumatanda na, may nararamdaman, yung akin ay general tips lang. Hanapin nyo kung ano yung babagay na doktor. Pag sakit sa puso, di sa cardiologist. Sakit sa kidney, di sa nephrologist. Diabetes, sa endocrinologist. May mga pag-aaral, ayan o. Ito yung mga exercise is good, sigarilyo, iwasan. Tapos yung maintenance medicine, syempre, malaking tulong pampahaba ng buhay. Dati nga, tingnan nyo, by history, 200 years ago, gano'ng kahaba buhay ng tao? 50 years old lang. 45 to 50 years old, namamatay na sila before. Ngayon, umabot na ng 70, 80, 90. Bakit? Dahil sa gamot. Mainly dahil sa gamot yan. Oo. Ito talaga, ito, napag-aralan eh. Gamot sa high blood. Eh, kung walang gamot sa high blood, di lahat na stroke na maaga. Oh, ito, may aspirin para sa heart attack. Para lang sa heart attack, ha, huwag iinumin agad ng kung sino-sino. Metformin para sa diabetes. Maganda metformin. Huwag maniwala sa fake news. Paulit-ulit po. Wala po ako ina-endorse kahit anong bagay. Maganda ang metformin. Marami lang talagang fake news na lumalabas sa lahat ng larangan. Diba? Sa entertainment, puro fake news. Sa politika, puro fake news. Ngayon, pati health. Pinifake news nila. Meron kasi talagang taong ganun. I-pray natin yung kaluluwan nila at kinokorek ko lagi na wala ko ina-endorse, ito yung mga magagandang gamot. Kaya nga lagi ko sinasabi, punta kayo sa doktor nyo, sundin nyo yung doktor nyo, dagdag tips lang ako. So, maintenance medicine as needed. BP mo dapat mababa. Pag sobra dito, kailangan mo na maintenance. Blood sugar mo dapat ganyan, less than 100. Cholesterol mo dapat less than 200. Final slide, how to stay young. Ayan lang, tulog, exercise, skincare, moisturizer, fresh mind, low stress, balanced diet, maraming tubig, no bad habits. Tsaka yung mga healthy foods na sinasabi natin. Sana po nakatulong tong video natin. God bless.